adrenaline junkie, yan ang tao na akto na si Rocco Nacino sa kanyang sarili. Lahat daw kasi ng hamon sa buhay, hindi niya inaatrasan. Niniwala ako saying na experience is everything. Na dapat challenge mo yung sarili mo to try something new and make the most out of your life. Watch out! I'm gonna be a star. Dream, believe, survive. Starstruck 5. Hi, my name is Enrico Rafael Nacino. Tinanggap niya ang hamon na sumali sa Starstruck Season 5 at sa libo-libo nag-audition, pinali siyang makuha sa Final 14. Last day ng audition, sabi ko, sige, subukan ko na sa pakapala na ng mukha. Ginawa ko na lang yung best ko, so it actually paid off. Starstruck 5 second prince is Rocco Nacino! Sa huli, tinanghal siyang bilang second prince of Starstruck Season 5. This time, di tayo dapat magtago. Pagkatapos manalo, sumabak na si Rocco sa showbiz. Kalimutan ko lahat ng ginawa niyo? Pero tila mas nalinya si Rocco sa mga proyektong seryoso ang tema at may advokasya. Ako'y nanunumpa. Natutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang alkalde. Sa kalaunay, ako rin mismo ang mag-opera sa ating ina. Tingin ko, kaya ako napupunta sa mga ganong klaseng roles dahil features ko, very Filipino. Nata-challenge din ako. And I'm very thankful nga na these are very important roles. Kaya parang pakiramdam ko na I feel important. Dahil sa iba't ibang karakter na ginagampanan, ang naging panlaban ni Rocco sa stress, sports. I can do this! Do it, man! Woo! Makes me feel good. Unang-una, nagiging fit ako sa through my sports. Ano talaga ako, very active. Kaya talaga naghahanap talaga ako ng may ginagawa. Higit na nakatulong ang pagiging physical fit ng aktor sa pelikulang Pedro Calungsod, Batang Martir, noong taong 2013, kung saan siya mismo ang gumanap na bida. Si Pedro Calungsod, isang sakristan at misyonaryo na namatay sa edad na 18. Dahil namatay sa pagpalaganap ng Kristyanismo, idineklara siyang ikalawang Pilipinong santo noong taong 2012. I had to speak 4 languages. Espanyol, Latin, Tagalog, Bisaya. So, mentally, dun. Very draining. Pero hindi lang pala sa pagsalita ng iba't ibang wika matatapos ang hamon ng pelikula kay Rocco. Kasama ng isa pang aktor, isang delikadong eksena ang pinili niyang gawin nang walang kadobol. Itinapon siya sa gitna ng dagat habang nakatali sa paang isang bato na may bigat na halos 14 kilo. Ay kay Rocco, ito na ang pinakamahirap at pinakamapanghamong eksena ang ginagawa niya bilang aktor. Para mas maging totoo, mas maging close sa story talaga, mas sundan yung continuity and everything, ako na gumawa. They were thrown overboard sa bangka in the middle of the ocean, na tied in sa feet nila with a big rock. So it was really part of the story that they had to be thrown in the ocean. Pedro, ako si Pigo! Makailang ulit daw muna silang nag-ensayo para sa makapigil hiningang eksena. Dahil magaling lumangoy ang aktor, kampante si Rocco sa gagawin. Tinapon namin siya, dire-diretso siya. Kaya lang, that time kasi may current na yung tubig sa ilalim, delikado na. Pero kahit ang dagat, hinamon ang kakayahan ni Rocco. Ayun, near-death experience yun. Ayoko nga maalala kasi parang nag-flashback ngayong buhay ko na nangyari yun. Hindi nila alam na nalulunod na ako nung time na yun. Nakakakilabot actually, every time na naalala ko.